Yung tipong gusto mo lang magkaroon ng kakayanan, kaya ka pumunta ng Mount Banahaw. Pero ikaw ay niligaw ng Diablo at dinala ka sa katabing bundok na Mount Cristobal. Heto po ang kwento natin ngayong araw na ito na may pinamagatang Diablo sa Mount Cristobal. Mapagpalang araw o gabi sa iyo, Commander. Ako po si Rex. Taga rito po ako sa Pangasinan. Bata pa lamang ako. Matagal ko na pong hinahangad na ako ay magkaroon din ng espiritual na lakas. Yung kaibigan ko po kasi, bata pa lang siya ay meron na siyang ganun, kaya medyo naiinganyo ako. Kapag nagkukwentuhan ako, tapos siya, sinasabi niya na ang kanyang kakayanan ay nakuha niya sa mahiwagang bundok ng Mount Banahaw. Isang araw, napagdesisyonan ko na po na pumunta ng Mount Banahaw kahit hindi ko po alam kung saan yun. Nalaman ko, sa Laguna pala ito matatagpuan, kaya po hindi ako nagsayang ng oras, madali akong pumunta doon. Una, natatakot akong pumasok sa bundok nang dahil nga kitang-kita ko mula sa ibaba yung napakakapal na puno. Iniisip ko, pag ba pumasok ako rito, totoo bang magkakaroon ako ng kakayanan? Maraming naglalaro sa aking isipan hanggang sa nung aakyat na ako, nakarinig ako ng mahinang bulong sa aking isipan. Nung marinig ko ito, naalala ko yung sinabi sa akin ng kaibigan ko nang siya ay pumunta raw dito ay meron daw gumabay sa kanya. Ang sabi sa akin ng bulong, Rex, dito ka. Dito ka pumunta. Nandito ang hinahanap mo. Bibigyan kita ng kakayanan. Halika dito, Rex. Ako ay naglakad, Commander, patungo sa boses na naririnig ko. Nilihisan ko yung isang tamang daan at napunta pala ako sa maling daan. Hindi na ako nag-atubili, Commander, na akyatin yung bundok na ito. Hindi biro ang inakyat ko dahil napakakapal ng puno doon, tapos wala akong makita kahit katirikan ng araw. Maniwala ka po o hindi, araw na araw, Commander, ay nagpa-flashlight pa ako. Teka, anong klaseng lugar to? Parang gabi na. Wika ko sa aking sarili. Hindi nagtagal, Commander, nakasilip ako ng kaunting liwanag. Meron palang putol na puno doon. Doon ako nagpunta, Commander, at pansamantala na nagpa-sikat ng araw. Ay, nako. Tama ba itong ginagawa ko? Sa ko kaya matatagpuan yung sinasabi ng kaibigan ko? Nung sabihin ko yun, Commander, ay meron na namang bumulong sa aking isipan. Rex, konti pa. Konting akyat pa, Rex. Nandito ako. Ako ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Talaga ba? Sige, ayos yan. Nung marinig ko yun, Commander, tila ba nawala ang pagod ko. Madali kong hinawi ang mga damo. Hindi nagtagal ay medyo nasa kalahati na ako ng itaas. Nakakita ako doon nang hindi maipaliwanag na kung ano. Ano to? Hinahawakan ko yung bagay na yun, Commander. Isa lang pala itong kahoy nung malapitan ko siya. Kahoy na nakahugis na hindi ko maintindihan. Ewan ko ba, ang pakiramdam ko nung mga oras na ito ay parang merong kakaiba. Ano ba to? Nagulat ako, Commander, dahil yung kahoy na bulok na yun na nakakorte ng kung ano ay nagkaroon ng mata. Nagulat ako at bigla na lang akong nadapa. Nang dahil naman sa pababa yung lugar na yun, nagulong-gulong ako, Commander. Mabuti na lamang at nakahawak ako sa kahoy hanggang sa bumangon ako nung biglang... Rex! Oh! Teka! Ikaw ba yung tumatawag sa akin? Ako nga.
walang hanggang kapangyarihan. Hindi naman na ako nakaramdam ng takot nung kaharap ko na siya mismo, Commander. Sinama niya ako sa isang kuweba. Ano to? Ano tong lugar na to? Siya nga pala, Commander, yung kahoy na nakakorte na kung ano ay tila ba naging isang halimaw na kahoy at hawak-hawak niya ako habang naglalakad. Pumasok kami sa isang kuweba. Napakadilim dun kahit araw na araw pa. Nakita ko sa dulo ng kuweba ay tila ba merong maliit na liwanag. Kaibigan, ano ba yun? Rex, dito natin gaganapin ang pagsasalin ng kapangyarihan sa iyo. Huwag kang matakot. Ikaw ay karapat-dapat upang magkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Ganun ba? Napakadali naman pala ng ginawa ng kaibigan ko. Eh, meron naman pala talagang nagbibigay rito ng ganitong klase ng kakayahan. Totoo pala talaga yung sinasabing pag napunta ka rito sa Banahaw at natagpuan mo tong mga ganito, eh, magkakaroon ka na ng kapangyarihan, hindi ba kaibigan? Teka, asa na yun? Nung lingunin ko, Commander, yung maliit na ilaw, andoon na pala yung tinatawag kong kaibigan. Paglapit ko doon, yung nag-iisang kandila na nakasindi ay biglang dumami. Napaikutan ng mga nakasinding kandila yung kuweba. Halika na, Rex. Bibigyan kita ng walang hanggan na kapangyarihan. Lumapit ako sa kanya, Commander, pero bigla niya akong sinakal. Yung aking bunganga ay steady lang na nakabuka. Kitang-kita ko, Commander, mula sa kanyang bunganga ay meron siyang sinasalin sa akin na kulay itim na usok. Matapos nun, Commander, ay nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako hapon na at nasa labas na ako ng isang malaking bato. Teka, ano bang nangyari? Asan na yung kuweba na yun? Wika ko sa aking sarili. Bababa na sana ako, Commander, dahil nga hapon na. Kaya lamang hindi ko makita yung dinasdasan ko na daan. Nasaan na kaya yun? Madilim na ya. Wala na akong nagawa, no choice na talaga kung hindi gumawa ng bagong daan. Hanggang sa ako ay napagod, Commander, hindi ko na marating yung ibaba. Nakakita ako ng malaking puno at sa ibaba nun ay may korteng butas. Naisip ko na mukhang pwede ako dito magpalipas ng gabi. May dala din kasi ako noon na makakain tapos mga tent. Naggawa ako ng tent. Ipinalibot ko yung tent ko sa baba ng punong malaki. Tapos doon ako natulog. Nung nakahiga na ako, Commander, nagtataka ako. Bakit yata parang walang lamok? Hanggang sa nakakarinig ako ng mga kaluskos ng patay na dahon. Meron ata akong tao sa labas. Naririnig ko rin na merong mga mahihinang boses na nag-uusap. Ang sabi ng iba, saktong-sakto daw, walang tao, makukuha na nila ang kanilang gusto. Nung maklaro ko, Commander, na talagang merong tao, lumabas ako ng tent tapos nagulat ako. Yung nagsasalita na dalawang tao ay parehas na walang ulo. Teka, hindi ito tao. Wika ko habang tinitignan ko sila at tinututukan ng flashlight. Sa takot ko, Commander, bigla akong nadulas at nagulong-gulong ako pababa. Nung masaltod ako sa isang puno, tinatanaw ko yung dalawang tao na walang ulo. Wala na sila, Commander, kaya ako bumalik sa tent ko. Ano ba naman tong lugar na to? Meron palang ganun, taong walang ulo pero nagsasalita. Tsaka, napakadilim ah. Paano nakakakita yung dalawa na yun? Maraming naglalaro sa aking isipan at nung makatulog na ako, nagising ako bandang alas 9 ng gabi dahil merong mga kakaibang tunog sa paligid.
inisip ko na lang na dahil nga gubat ito, malamang maraming kung sino-sinong mga nakatira doon na mga alagang hayop. Pero hindi eh, iba talaga, Commander, dahil angil ito na nakakatakot. Ano ba yun? Ibon ba yun? Ay, teka, siya nga pala, sinalinan na ako ng kapangyarihan ng... Teka, sino nga ba yun? Basta, hindi na importante yun. Hoy, kung sino ka mang nasa labas ng aking tent, hindi ako natatakot sa iyo. Lumabas ako ng tent ko, Commander. Maniwala ka o hindi, yung nakita ko ay napakalaking babae. Hindi ka po maniniwala, yung laki niya ay halos kasing taas ng poste. Tapos, nakaupo pa ito, Commander. Yung kanyang mga galamay ay abot na sa lupa. Mahaba ang kanyang mukha maging ang kanyang buhok. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Ala Diyos ko po. Ano to? Nang dahil sa takot ko, hindi ko nagamit yung inaakala kong kapangyarihan na ibinigay ng kung sino. Bumalik ako ng aking tent hanggang sa naramdaman ko na lang, Commander. Yung tent ko ay binuhat ng halimaw na yun. Kitang-kita ko yung pagmumukha niya, Commander, dahil bumabalandra dito yung sikat ng buwan. Napapikit na lang ako nung mga oras na ito. Inaantay ko na lang po na kung ano ang gagawin niya sa akin, tapos sinasabayan ko ng dasal. Hanggang sa napadilat ako, Commander, wala na yung nakita kong halimaw. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Iniwanan ko na yung tent ko at madali akong bumaba ng bundok. Kaya lamang, Commander, hindi talaga mahanap yung daan hanggang sa kung saan-saan ako nasuot at nawarak na yung damit ko. Buti na lamang, yung flashlight ko ay hindi pa nauubusan ng baterya hanggang sa ako ay napagod nung tignan ko ang orasan. Alas dos na pala ng madaling araw. Ay, Diyos ko po! Sana ba ako napunta? Pahamak naman yung kaibigan ko na yun. Wika ko sa aking sarili. Hanggang sa may narinig ako na isang bata at isang matanda. Ganito, Commander, yung kanilang mga napag-uusapan. Lolo! O ano po? Bakit? May tao po yata. Oo nga no. Teka po ha, diyan ka lang. Pakikiramdaman natin kung saan ba yun. Sige po, Lolo. Eh, parang hinihingal po eh. Nakakaawa naman, baka po nililigaw siya ng Diablo. Parang ganun na nga. Kasi apo, ang lugar na ito ay mahiwaga. Dito, sa Mount Cristobal ay maraming Diablo. Baka, niligaw na ng Diablo yung tao na yun. Sinong tao dyan? Kung meron mang tao dyan, magpakita ka sa akin. Hindi ka makakalabas dito. Ako lang ang makapagtuturo ng tamang daan sa'yo. Wika ng nagsasalita na matanda. Nakumpirma ko, Commander, na tao nga ito, kaya ako lumabas. Andito po ako! Ayun nga pala yung tao. Halika, apo. Puntahan natin. Sinong kasama mo, iho? Ako lang po eh. O teka, bakit? Puro gasgas ka yata. Tsaka, sira-sira na yung damit mo. Eh, kasi po eh. Hahakbang na sana ako, Commander, papalapit sa kanila nung sabihin ng matanda, Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Bakit po? May Diablo sa katawan mo. Ano? Anong ibig niyo pong sabihin? Takot na ako, lalo na nung sabihin niyang may Diablo sa katawan ko. Alam mo, iho, nauto ka ng Diablo. Sinalinan ka niya ng kapangyarihan. Hindi ko po kayo maintindihan. Pilit kong nililihim sa matanda na yun yung nangyari, pero mukhang nakikita niya, Commander, hanggang siya mismo ang nagsabi sa akin ng Tatanggalin natin ang itinanim sa iyo ng Diablo upang layasan ka na niyan. Halika rito, lumapit ka sa akin.
Nung lumapit ako, Commander, nakatitig siya ng diretso sa aking mga mata, sabay sabing, "Lumayas ka dyan, Diablo. Inuutosan kita sa pangalan ng Panginoon." Matapos noon, Commander, marami pa siyang sinambit na hindi ko naiintindihan. Kitang-kita ko, Commander, sa akin mismong katawan ay merong humiwalay na kulay itim. Yung kulay itim na ito ay naging usok tapos tumaas. Yung usok na yon ay nagkorte na isang halimaw na nakakatakot. "Wala na yung Diablo. Inalis ko na. Ikaw, Diablo ka. Sa dinami-dami ng taong pumupunta rito, bakit ito pa?" Manong, anong ibig niyo po sabihin? "Ikaw, iho, ay may malinis na hangarin at malinis na puso. Wala kang ibang ihinangad kung hindi maglingkod sa Panginoon, hindi ba?" "Opo, kaya nga po ako andito eh." "Alam mo, mali ang iyong natutunan. Hindi sapat na pupunta ka rito sa lugar na ito upang kumuha ng kakayanan. Hindi ganun. Diablo, lumayas ka na ngayon dahil pag tinawag ko ang aking gabay, tinitiyak ko sa'yo." Matapos nun, Commander, nawala na yung Diablo. Diablo pala yung nanggaling sa katawan ko na naging usok at lumutang sa hangin. "Kaya naman pala ang sabi sa akin ng aking gabay, dito muna ako pumunta sa Mount Cristobal dahil merong nanghihingi ng aking tulong at ikaw na ngayon." "Teka po, akala ko po ba Mount Banahaw po ito? Paano po naging Cristobal?" "Alam mo, iho, hindi ito ang Mount Banahaw. Mount Cristobal ito. Niligaw ka ng Diablo. Halika, sumama ka sa akin. Bumaba na tayo at kung gusto mo ng totoong kapangyarihan mula sa Panginoon, pues, pwede kitang maging mag-aaral ko." "Ah, ganun po ba eh? Sino ho ba kayo?" "Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin sa iyo. Pag andoon na tayo sa Mount Banahaw, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan kung paano nagkakaroon ng espiritual na lakas ang mga simpleng tao. Tama din naman ang gusto mo, na dapat ay makakuha ka ng kakayanan dito, pero dapat may kasama ka nang hindi kayo nililinlang ng Diablo. Dito sa Banahaw ay maraming mutya na maaari mong makuha, pero dapat piliin mo rin kung ano ba rito ang nararapat sa iyong pagkatao." Salamat po, Manong, ah. Walang ano, manhalika na. Nung maglakad kami, Commander, pababa, isinama niya ako sa totoong Banahaw. Dito ko nakita yung magandang lugar. Maniwala ka po o hindi, nakakita rin ako ng isang magandang babae. Yung babae na ito ay napakaputi, tapos umawak ito sa hawak niyang bata. Teka, totoo ba yun, ah? Yung babae na yun humawak sa bata. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Talagang totoo, Commander, yung nakita kong babaeng maliwanag. Nakahawak ito sa bata na kasama ng matanda. Ang isa pang kinagulat ko, Commander, yung babae na ito ay tumingin sa akin. Ngumiti siya ng maganda, sabay sabing, "Lumapit ka, Ginoo. Halika rito, may sasabihin ako sa iyo." Lumapit nga ako dito, Commander. Wala naman siyang sinabi kung hindi meron itong inabot sa akin na batong puti. Ano pong gagawin ko po rito? Tsaka, sino po kayo? Wika ko. "Ako ay isang diwata. Halika, ilulun mo ito. Heto ang kailangan mo upang ikaw ay maging isang tanyag na manggagamot. Alam ko ang laman ng puso mo. Ito ang tandaan mo. Simula sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng maraming pagsubok. Kailangan mo itong harapin. Alam ko naman na hindi ka natatakot at buo ang iyong kalooban. Nang dahil dyan, ikaw ay aking pagkakalooban ng mutya na hindi nakukuha ng ibang mga simpleng tao na hindi malinis ang hangarin kapag pumupunta sa mahiwagang bundok na ito." Matapos nun, Commander, nilulun ko yung binibigay niya hanggang sa nawala na yung diwata at yung bata ay nakita ko sa harap ng ligo sa tubig, maging yung matanda. Pinagmamasdan ko lang sila, Commander.
Lolo, Manong, ano pong ginagawa niyo po dyan? Halika, maligo ka rito, iho. Tinatanggal ko lang ang aking mga sabit-sabit sa katawan. Sa tagal kasi ng panahon, ngayon lang ako nakapunta rito. At saka, hindi ko kasi maharap . Tuwing mahal na araw lang dapat, pero ayos din naman na nakakapagtanggal ako ng sabit-sabit sa katawan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hala, basta halika na. Maligo ka na lang, iho. Commander, malaki po ang pasasalamat ko sa matanda at sa bata kung hindi po dahil sa kanila malamang ay tuluyan na akong nalinlang ng Diablo. Nang dahil din sa kanila ay merong ibinigay sa akin yung diwata at heto po ngayon ay akin nang napapakinabangan. Ako po ngayon ay isang manggagamot. Hindi man po ako kilalang manggagamot pero ayos lang. Ang importante po sa akin, unti-unti po ako nakakatulong sa tao nang walang masyadong nakakaalam. Ayaw ko rin po kasi matulad sa ibang mga manggagamot na kung ano-ano ang mga sinasabi na kesyo ganon, kesyo ganito. Hindi ko naman po sila minamaliit at isa pa po, ang pinakaayoko yung makakasagasa ka ng matataas na tao. Nakakatakot po yun kung tutuusin. Hanggang dito lamang po, Commander JH, at maraming salamat po sa iyo sa pagbibigay ng buhay sa kwento ko. Siya nga po pala. Nangyari po ito taon ng 1994. Salamat po. Maraming salamat po, Kuya Rex, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Alam niyo po kasi, yung mahiwagang bundok ng Banahaw, talaga namang sagrado po yan. Sa katabi po niyan, dyan nakatira yung maraming Diablo. Salamat po, Kuya Rex, at good luck po sa iyong panggagamot. Sana po ay marami ka pang matulungan. Okay, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Analisa Kawakami. Shoutout po kay Seni Gonzales. Shoutout po kay ating Maya Lori. Kay Bro Fernando Taong. Shoutout po kay Bro Jeffrey Bersabal. Shoutout po kay Tita Florencia de Guzman. Shoutout po kay Leo Urbano Esnardo Talon. Shoutout po kay RM Pugoy. Shoutout po kay Tolitz Asiyoche. Shoutout po kay Bro Julius Tade. Shoutout po dito kay Bro Ray de Guzman. Shoutout po dito kay Malidon Asmi, Lisel Ancheta Trinidad. Sino ba to? Hindi ko na makita. Shoutout po kay Sandy 07. Shoutout po kay sino ba to? Si Ate Lourdes de Jesus. Pasensya na po at mahina po internet. Sana ba yung iba? Nako, ayaw na, puro loading. So, hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Meron pa po tayong kasunod na kwento at sana po hindi kayo magsawa makinig sa ating mga true story. Salamat po.